Adam Sturridge. Kung gusto ninyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na ma-inlove at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shout out tayo mga idol kay Ate Joliet Delgado, Condrado Kagiwa, Idol Marvin Maliveran, Idol Pere Pablo at sa lahat ng membro ng Marsai family. Shout out din kay Juber Lupit Idol Nidoy at Idol Arnel Tinapaw. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Bumulagta na ang dalawa at mabilis na tumakas ang isa papalayo. Patay yung isang aswang at naghingalo ang isa pa. Lumabas na din sina Tatay Damaso at Lucila ng bahay at pati sila nagulat sa mga nakikita nila. Nasaan si Nonoy Arturo? Tanong ni Lucila. Tumingin si Arturo kay Lucila bago nagsalita. May kumuha sa kanya Lucila, Tay Damaso. Mga kasamahan ng mga busaw na aswang na ito. Hindi ko alam kung bakit naguguluhan ako Lucila. Hindi ko alam kung saan galing ang angka ng mga ito. Natataranta na din si Lucila. Kahit papano, napamahal na din nila ang bata. Baka may masamang mangyayari kay Nonoy. Ang sabi naman ni Arturo, gagawin niya ang lahat para makuha niya si Nonoy. Buhay pa ang isang busaw na aswang na nakabulagta sa lupa. Naghihingalo pa ito. Kaya sabi ni Arturo, Tay Damaso, dalhin natin sa loob ang isang ito. Ito na lang ang ating pag-asa para malaman natin kung sino ang mga kumuha kay Nonoy at saan ito dinala. Agad na dinala nila ang aswang sa loob at ginamot ito ni Tatay Damaso. Doon nila ito inilagay sa isang bakanting kwarto ng bahay. Kargado ang kwartong ito ng mga orasyon na pambakod at pangharang. Hinding-hindi makakalabas at makakatakas ang aswang kung sakali. Nag-uusap sina Arturo, Lucila at Tatay Damaso sa sala. Hinimay-himay nila ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw at iniisip nila kung sino ang maaring may pakana sa lahat na ito. Wala naman silang napapansin na umaaligid ng mga kakaibang nilalang sa paligid ng kanilang bahay sa mga nakaraang araw. Si Nonoy naman, nasa bahay lang ito at hindi lumalabas. Lumabas lamang ito kapag may iniutos si Lucila. Kailangan na nilang mag-ingat. At isa pa, kailangan na mabantayan na din nila si Bibi Arthur. Lumabas na ang tunay na pagkatao ng bata. Kahit na naisara na nila Tatay Andoy at Tatay Damaso ang mga pangangailangan ng bata bilang aswang para mamuhay ito tulad ng normal na tao. Pero ang mga kakayahan bilang aswang ay bukas pa tulad nila Arturo at Abner. Kailangan na lang nila na imulat sa bata ang pagiging mabuti sa kapwa at paggamit sa mga kakayahan nito ng tama. Kinabukasan, okay na ang kalagayan ng aswang. Kinakausap na ito nila Arturo at Tatay Damaso at tinatanong tungkol sa mga kasamahan nito at kung bakit nila kinuha si Nonoy. Tawa lang ang isinagot ng aswang. Wala kayong makukuha sa akin, nasagot. At tumingin ito kay Arturo sa mata. Ikaw Arturo, patayin mo na ako. Di ba dyan ka magaling? Ang pumatay ng mga kapwa mong aswang. Hindi nakapagsalita si Arturo. Sa tuno ng pananalita ng aswang, parang kilala talaga nito ang kanyang pagkatao. Tumayo na si Tatay Damaso
bitbit ang buntot pagi. Ang sabi ng matanda, kung hindi ka magsasalita, unti-untiin ko ang iyong kamatayan. Pero pinipigilan ito ni Arturo. Ang sabi ni Arturo, huwag tayo damaso. Kailangan pa natin ang isang yan. Malalaman natin kung saan galing ang mga busaw na yan at saan nagtatago ang mga kasamahan nito. Kailangan natin ang tulong ni Abner. May kakayahan si Abner para makuha ang mga detalye ng mga ito. Tay Damaso. Kaya agad na gumawa ng orasyon sina Tay Damaso at Arturo. Ginamit din Tay Damaso ang mga kakayahan para utusan ang mga kaibigang Inkanto para puntahan sina Abner at Hidalgo. Kinagabihan, dumating agad sina Abner at Hidalgo at kasama sa dalawa si Supremo. Agad na ipinakilala nila Abner kay Tatay Damaso si Supremo, hanggang sa nag-uusap na sila tungkol sa pagkawala kay Nunoy, tungkol sa mga busaw na aswang at pati na sa bihag nilang aswang. Lihim na kinausap ni Abner si Arturo. Ang sabi ni Abner na baka ang kumuha kay Nunoy ay ang angkan nito galing ng Bohol. Mga busaw na aswang na galing sa angkan ni Lolo Tasio. Sagot ni Arturo, yan din ang hinala ko, Abner. Wala ako ibang maisip na gagawa ng ganito, kundi sila lamang. Agad na pinuntahan nila Abner at Arturo ang bihag nila doon sa kabilang kwarto. Tiningnan ito ni Abner at sumingot-singot. Agad na lumapit ang binata sa bihag at hinawakan ito sa leeg. Magsabi ka ng totoo. Angkan ba kayo ni Lolo Tasio? Tumitig lang ito ng napakatalim kay Abner at pagkatapos tumawa ng napakalakas. Patayin niyo na ako. Diniinan pa ni Abner ang pagkakahawak sa leeg ng aswang, hanggang sa namimilipit na ito sa sakit. Kaya inawatan ni Arturo ang kanyang kapatid. Abner, wag. Kailangan pa natin na malaman kung saan si Nunoy at ang mga kumuha nito. Kaya huminahon si Abner. Patawad, Kuya Arturo. Pumasok na din ng kwarto sina Tatay Damaso, Supremo at Hidalgo. Agad na gumawa ng ritual at orasyon itong si Abner. May kinuha ito na pulbo, inilagay sa kanyang dalawang kamay at idiniin sa magkabilang sentido ng aswang. Agad na parang sinaniban ito, napasigaw hanggang sa mawala na ito ng malay. Itinuloy ni Abner ang mga ginagawa hanggang sa matapos na ito. Lumapit kagad ito kay Arturo at ang sabi ni Abner, Kuya, tama tayo sa ating mga hinala. Galing nga ang mga ito, ang mga busaw na ito, sa angkan ni Lolo Tasio. Kinuha si Nunoy ni Ingko Tomas kasama ang anak na si Cardo, pinsan ni Alfredo. Nasa paanan sila ng bundok ng Kulubkawa. Doon sila nakatira at nakipagsabuatan sa mga aswang na aniningaw. Napaisip si Arturo, ito na ang sabi ni Tatay Andoy, na babawiin ng mga busaw na aswang si Nunoy pagdating ng tamang panahon. Abner, ililigtas ko si Nunoy. Ayaw kong mapasama ang bata sa kamay ng mga masasamang aswang. Sabi naman ni Abner, tutulong kami sa iyo, Kuya. Pamilya ko na rin si Nunoy at tulad mo, ayaw ko din na mapasama siya. Kasama natin ang aking grupo. At lumingon si Abner kay Supremo at Hidalgo. Tumango naman ang dalawa. Payag din ang mga ito sa mga sinasabi ni Abner. Kaya sa hapon din na yun,
agad na umalis ang grupo nila Arturo kasama sina Tatay Damaso, Abner, Hidalgo at Supremo. Pupuntahan na nila ang lugar at babawiin sa mga busaw na aswang si Nonoy. Kasalukuyang binabaybay na nila ang gubat papunta ng bundok Kulubgawa. Ang hindi alam ng grupo, nakamasid lang si Nacardo kasama ang walong mga busaw na aswang sa kabilang bahagi ng lugar nila Arturo. At nang makita nila na umalis na ang grupo nila Arturo, agad naman na lumapit ang mga ito sa bahay nila Lucila. Nakikiramdam lang ang mga busaw na aswang at naghihintay ng tamang oras para umatake. Lingid sa kaalaman nila Arturo, balak din pala ng grupo ni Inco Tomas na pati si Bibi Arthur ay kunin din nila para makaganti ang mga ito sa kamatayan ni Arpredo at sa buong angkan ni Lolo Tasio. Umaligid na ang siyam na busaw na mga aswang sa bahay nila Lucila. Habang sa loob ng bahay, nararamdaman na pala ito ni Lucila. Tinawag niya agad ang pinsan na si Ronnie na nasa kabilang kwarto. Ang buong akala ni Lucila, gusto ng mga aswang na ito na iligtas ang kasama nila na bihag nila Lucila at Arturo. Nang lumabas na si Ronnie, may dala na itong buntot pagi. Ang sabi agad ni Lucila, "Ronnie, dito ka lang sa loob ng bahay. Bantayan mong mabuti si Bibi Arthur. Kapag magpupumilit na pumasok ang mga ito, lalabas na ako ng bahay." Hinanda na din ni Lucila ang latigo ni Maria at nag-usal na ito ng mga orasyon. Pero ang mga aswang, nagsimula na itong lumapit ng bahay at nag-usal na din itong si Cardo ng mga matataas na uri ng orasyon para wasakin ang mga orasyon ng pambakod at pangharang sa paligid at sa loob ng bahay. May mga ginawang orasyon din ang mga busaw para sa mga tanim na panguntra ni Tatay Damaso na nakapalibot sa buong bahay. Ilang sandali, tumalon na sa bubungan ng bahay nila Lucila ang mga ito. Alam ni Lucila na angat talaga ang lakas ng mga busaw na aswang na ito, lalo na galing ang mga ito sa angkan ni Lolo Tasio. Kinuha na ni Lucila ang maliit na kulay itim na libro. Dala na din ang latigo at agad na lumabas ito ng bahay. Batid ni Lucila na malakas ang mga busaw na aswang na ito. Pero may tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Mag-isa niyang lalabanan ang mga aswang sa paligid. Nang makalabas na si Lucila, may sinambit agad ito ng tatlong salitang Latin. Agad naman na umaangil ang mga busaw na aswang. At tumalo na din itong si Cardo sa harap ni Lucila. Ngumangasab ka agad ito at nagtutulong ang laway. Sabi nito kay Lucila habang nakalabas na ang mahabang mga kuko at matatalas na mga pangil, "Nasaan ang anak ni Arturo?" Umatras si Lucila at inihanda ang sarili. Hindi mga ordinaryong aswang itong mga kaharap niya.